Ecclesiastes chapter 38. Igalang mo ang isang manggagamot na may karangalang nararapat sa kanya para sa mga gamit na maaari mong makuha sa kanya, sapagkat nilikha siya ng Panginoon. Sapagkat sa kataas-taasan nanggagaling ang kagalingan at siya'y tatanggap ng karangalan ng hari. Ang karunungan ng manggagamot ay magtataas ng kanyang ulo, at sa paningin ng mga dakilang tao ay magiging kahanga-hanga siya. Nilikha ng Panginoon ang mga gamot mula sa lupa, at siya na pantas ay hindi kapupuotan sila. Hindi ba't ang tubig ay ginawang matamis ng kahoy upang ang kabutihan niyaon ay makilala? At binigyan niya ang mga tao ng kasanayan upang siya ay parangalan sa kanyang mga kamangha-manghang gawa. Sa gayong paraan ay nagpapagaling siya ng mga tao at inaalis ang kanilang mga sakit. Ang mga ito ay gumagawa ng isang pampalasa at sa kanyang mga gawa ay walang katapusan. At mula sa kanya ang kapayapaan sa buong lupa. Anak ko, sa iyong karamdaman ay huwag kang magpabaya, kundi manalangin ka sa Panginoon at ikaw ay pagagalingin niya. Iwasan mo ang kasalanan at ayusin mo ang iyong mga kamay sa matuwid at linisin mo ang iyong puso sa lahat ng kasamaan. Magbigay kayo ng masarap na amoy at alaala ng mainam na harina at maghandog ng taba na parang wala. Kung magkagayoy, bigyan mo ng dako ang manggagamot, sapagkat nilalang siya ng Panginoon. Huwag mong hayaang umalis siya sa iyo, sapagkat kailangan mo siya. May panahon na sa kanilang mga kamay ay may mabuting tagumpay, sapagkat sila ay mananalangin din sa Panginoon na kanyang pagganahin yaong, na kanilang ibinibigay para sa kaginhawaan at lunas sa pagpapahaba ng buhay. Siya na nagkakasala sa harap ng kanyang may lalang, mahulog siya sa kamay ng manggagamot. Anak ko, hayaang bumagsak ang mga luha sa mga patay at magsimulang managhoy na para bang ikaw ay dumanas ng malaking pinsala sa iyong sarili at pagkatapos ay takpan ang kanyang katawan ayon sa kaugalian. Huwag pabayaan ang kanyang libing. Umiyak ka ng may kapaitan at dumaing at managhoy ayon sa nararapat at isa o dalawang araw baka ikaw ay pagsalitaan ng masama. At kung magkagay, aliwin mo ang iyong sarili dahil sa iyong kalumbayan. Sapagkat sa kabigatan ay nanggagaling ang kamatayan, at ang kabigatan ng puso ay sumisira ng lakas. Sa kadalamhatian naman ay nananatili ang kalungkutan, at ang buhay ng dukha ay sumpa ng puso. Huwag kang magdala ng kabigatan sa iyong puso. Itaboy mo ito at bahaginan mo ang huling wakas. Huwag mong kalilimutan sapagkat walang pagbabalik. Hindi mo siya gagawa ng mabuti kundi sasaktan ang iyong sarili. Alalahanin mo ang aking kahatulan sapagkat ang iyo naman ay magiging gayon, kahapon para sa akin at ngayon para sa iyo. Kapag ang patay ay nagpapahinga, hayaan ang kanyang alaala na magpahinga at maaliw para sa kanya kapag ang kanyang espiritu ay humiwalay sa kanya. Ang karunungan ng taong nag-aral ay dumarating sa pagkakataon ng maraming oras, at siyang may kakaunting gawain ay magiging patas. Paano siya makakakuha ng karunungan na humahawak ng araro at nagmamapuri sa panundo gamit pang araro, na nagtutulak ng mga baka at pagod sa kanilang mga gawain, at ang pananalita ay tungkol sa mga toro? Ibinigay niya ang kanyang isip na gumawa ng mga hukay at masipag magbigay ng kumpay pagkain sa baka. Ngayon din ang bawat karpentero at manggagawa na nagpapagal gabi at araw, at silang nagsisiputol at naglalagay ng mga tatak, at nagsisikap na gumawa ng malalaking sari-sari, at nagbibigay ng kanilang sarili sa mga huwad na larawan, at nagpupuyat upang tapusin ang isang gawain. Ang panday din na nakaupo sa tabi ng palihan at pinagmamasdan ang gawang bakal. Ang singaw ng apoy ay sumisira sa kanyang laman at siya'y nakikipaglaban sa init ng hurno. Ang ingay ng martilyo at ng patong ay laging nasa kanyang mga tainga at ang kanyang mga mata ay tumitingin sa anyo ng bagay na kanyang ginagawa. Itinalaga niya ang kanyang isip na tapusin ang kanyang gawain at nagpupuyat upang pakinisin itong lubos. Gayun din ang magpapalayo na nakaupo sa kanyang gawain at pinapaikot ang gulong ng kanyang mga paa, na lagi nakatalaga sa kanyang gawain at ginagawa ang lahat ng kanyang gawain sa pamamagitan ng bilang.
Kanyang hinuhubog ng kanyang bisig ang putik at ibinababa ang kanyang lakas sa harap ng kanyang mga paa. Inilalapat niya ang kanyang sarili upang pamunuan ito at siya ay masikap na linisin ang horno. Lahat ng ito ay nagtitiwala sa kanilang mga kamay at bawat isa ay pantas sa kanyang gawa. Kung wala ang mga ito ay hindi tatahanan ang isang lungsod at hindi sila tatahan kung saan nila ibig o akyat babaman. Hindi sila hahanapin sa payo ng madla o mauupo man sa kapisanan. Hindi sila uupo sa luklukan ng mga hukom o mauunawaan man ang hatol ng kahatulan. Hindi sila makakapagpahayag ng katarungan at kahatulan at hindi sila matatagpuan kung saan sinasalita ang mga talinghaga. Ngunit pananatilihin nila ang kalagayan ng daigdig at ang lahat ng kanilang hangarin ay nasa gawain ng kanilang kasanayan.